as in the Lord and to defend a man. Psalm 118 verse 8. Okay, salamat po. It is better to trust in the Lord than to depend on man. Psalm 118 verse 8. Hey, maganda po yun. Ano po yung verse? Psalm 118 verse 8. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Kaya sa mga magdepende tayo sa tao. Maganda po yun, di ba po? Sige po. Sister Stella. Roman 14:17. Sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, nagkagalakan, nakawang palakong miskin. Salamat po. Yamang pinanggap ninyo ang Panginoon si Kristo Jesus. Sabi ko ay mabuhay kayo ayon sa Kanya. Nakakapagtakot. Thank you po. Those who trust the Lord will be joyful. Number 16 verse 3:8. Mapapayag ang tao na nasa kaniya, hindi bagay bibigay ng Panginoon ng kasalanan. Before your words, have you? Jeremiah 1:5. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ay, maganda rin po yun. Salamat po. Sa Kawikaan 6:12-15, ganito ang ating mababasa. Taong imbi at masama, walang tigil sa paggala, upang ikalat sa iba, di totoo niyang salita. Ang mata ay kikindat o kaya ipipikit, ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip, ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya ay biglang darating, sa sugat na tatanguhin, hindi na nga siya gagaling.